Hi, hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Again, this is Richard Solomon of my YouTube channel, Cha and My Narratives, The Stroke Survivor, Laban Lang. Okay, napakatagal po na hindi po ako nakapag-vlog. And unfortunately, hindi rin po ako nakapag-vlog ng isa sa pinaka-importante at pinaka-masayang araw or event noong na-proclaim po. I think this was noong May 25, noong na-proclaim na po si President-elect BBM or Bongbong Marcos as the 17th president, and si Mayor Inday Sara Duterte as the 15th Vice President of the Republic of the Philippines recently, no? Wala po akong nagawang vlog, unfortunately. It pains me not to do any vlog about it. But there's a reason nga po kung bakit medyo natagal nga po ako nag-vlog. It's been like 2 weeks, I think, no? Kasi, hindi nyo po naitatanong, ako po ay napunta ng Tuguegarao because sumama ako doon sa hipag ko, who unfortunately she lost her father, and namatay po yung namatay yung father niya. At syempre nung nandun ako, I stayed there for like more than a week, I think. Yun yung kasagsagan or time na proclamation ni BBM at ni Mayor Inday Sara. Siyempre, hindi ko po bahay yun. Hindi po nakapag-vlog during proclamation. Ang nagawa ko lang is napanood ko yung proclamation ni BBM at ni Mayor Inday Sara sa phone ko lang po, no, sa YouTube, no. At live, no, napanood ko. At that was very emotional for me. In fact, I would admit to you, I was teary-eyed while watching it. Because, like I've been saying, I've waited for a Marcos again to be the next president of our country. I waited for 36 years to be exact. No? 35, 36 years. Because, as I've told you, especially sa lahat ng mga matagal ko na subscribers, I've been a Marcos, we are a Marcos loyalist ever since, up to now, since then and up to now. Kami buong pamilya, hanggang sa lolo at lola ko magkabilang side pa, no? So, yun nga yung hindi ko nagawa ngayon, I was not able to vlog that proclamation, but I do hope I wouldn't want to miss yung magaganap on June 30th, which is the most exciting day or event in the history of the Philippine politics or in the Philippines, which is the inauguration of Ferdinand Romualdez Marcos Jr., as we all know as BBM or Bongbong Marcos, to be the 17th President of the Republic of the Philippines, no? At sa June 19 naman, is mauuna po, I think that is the schedule of the inauguration naman of our beloved, the beautiful, matapang, at may paninindigan, at may malaking pagmamahal sa ating bayan Pilipinas, na si Vice President-elect Inday Sara Duterte Carpio, being the 15th naman, no, na Vice President of the Republic of the Philippines. Mauna po si Mayor Inday Sara, no? That's on June 19 at sa June 30th naman po sa National Museum, which is already a declared venue, official venue of the inauguration of BBM as the 17th President of our country. Now, speaking of inauguration, meron po medyo mainit na talakayan ngayon by the mainstream media at mga vloggers at the same time, which is the announcement, recent announcement of the
incoming secretary of the PCOO, which is the Presidential Communications Office, I think, no? Who is no other than Attorney Trixie Angeles, the new chief of PCOO, no? At siya po yung in charge sa lahat ng mga communications or presidential communications of the Office of the President, no? Siya po yung appointed and who would be the incoming PCOO secretary or chief. Ang announcement niya po is there will be now, I think, an accreditation of vloggers, not only mainstream media, but also vloggers sa mga incoming na events, just like the incoming inauguration of the President of the Philippines. So, ano po ba itong accreditation? Tama, okay po ba to? I do agree, I firmly agree with the announcement of the PCOO Chief Trixie Angeles na magkakaroon ng accreditation, no? Now, ipapanood po yung video niyo, a short clip of that video, yung announcement niya po, no? And I would like to make and also another video on the other side naman ng mga mainstream media, yung opinion nila sa ng ABS-CBN. No? Papanoorin ko. Hopefully, may pasok natin dito sa video, sa vlog na ito. And I would comment later on and react to both sides, no? Kung ano po opinion ko. As I've said, I first and foremost, I agree doon muna sa announcement of PCOO na dapat magkaroon ng accreditation. Tama po yun. At ang gusto ko naman pong dapat po hindi lang po accreditation, there should be a guideline or policy that they would set. But more so, I would like to sana, no, kung ako lang mapapakinggan, ang dapat talagang mangyari dyan, hindi lang basta magkaroon ng accreditation ang mga mainstream media practitioners or journalists, but likewise, yung mga vloggers as well, hindi lang accreditation, but there should be a screening. Why do I say that there should be a screening? Because, you know, hindi po porke na accredit, dapat hindi lang po accreditation. Why there should be screening? Dahil dapat po meron pong background sa journalism. Kung ako po tatanungin, ha, dapat po may background sa journalism. Yung mga ma-accredit na vloggers, bakit po kailangan yun? Kasi po, marami pong vloggers ang hindi ay walang pag-aaral sa journalism, and journalism is very important para po guided at hindi nakakapagsalita o nakakapagbigay ng mga statement that is libelous. So, de-define po natin yan maya-maya. Okay? For now, I'd like you to watch this announcement of the PCOO chief, no? So, ito po muna. We are, however, pushing for the accreditation of vloggers to be invited to some of the briefings, especially those conducted by the president event. So, yun pa lang po, yun ang isa sa aming na-formulate na priority for the incoming PCOO. Isa sa magiging prioridad ng incoming secretary ng Presidential Communications Operations Office ang ma-accredit ang mga blogger o vloggers sa Malacañang. Ito ay upang makasama sila sa mga aktibidad sa Malacañang kasama ang briefings ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ngayon kasi ay tanging traditional journalist na mula sa mga TV network, online news outfit at pahayagan ang inaanyayahan sa events ng palasyo. Para naman sa kilalang vlogger na si RJ Nieto, mas kilala bilang Thinking Pinoy, magandang hakbang ito para maiwasan na rin ang misinformations o fake news. Ako ha, tutuanan lang, hahanap ako ng paraan para matulungan na magka-access ang mga non-mainstream sa mga Malacañang briefings. Guys, the solution to this information is more information, not the restriction of information. Magingan. Okay, hininto ko lang po muna doon. Babalik ta rin ko lang po. Okay.
Yun, napanood niyo po yung sinabi ni PCO Chief Trixie Angeles, no? At na magkakaroon accreditation at the same time, ganun po yung sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, who is the also the Chief of Staff and incoming siya po yung pinaka right hand ni President-elect BBM, no, na dapat magkaroon accreditation not only the mainstream media practitioners but also the vloggers, for the reason that BBM or President-elect BBM actually acknowledges the importance and the contribution of the vloggers all over the Philippines, especially during the time of campaign, na malaki po talaga na tulong ng mga vloggers sa kampanya po ni BBM itong nakaraang campaign period hanggang sa pagdating na eleksyon, na nagbantay rin, no, na tumutok na sa lahat ng panig ng mundo rin at hindi lang po rito sa Pilipinas. So, napaka-importante po talaga na magbigyan rin ng recognition and accreditation sa administration ni BBM ang mga vloggers. The truth is, ako nga po gusto ko po talaga mag-apply rin, no? Nang sana magbigyan ako ng accreditation for the reason that I know that I am very qualified, because I also have a background in journalism, no? I am a journalist also. I'm a blogger. I'm a vlogger too. So mamaya i-define po natin yung mga yan, no? Hindi lang po dapat ang mainstream media na gaya ng parang sinasabi na daw sila ay parang pinaka parang elite ng mga ano, ng mga pinagmumulan ng information. Now, i-define ko po sa inyo, kailangan meron po tayo, gusto ko pong on the grassroots or sa level po ng karaniwang tao, gusto po ma-define sa inyo ano po ba ang dapat niyong maintindihan dito sa talakayan na to. Ano po ba ang journalism or ang journalist? Yan po yung mga napapanood na natin ever since mainstream media. Pero papakita ko sa inyo yung mga definition. So, umpisaan po natin kasi marami po yan. Journalism, o ano po ba yung vlogging? Ano po yung mga vlogger? Ano po yung blogging? BLOG, no? Blogging at vloggers, magkakaiba po yan. Halos pare-parehas, pero magkakaiba po yan. At ano po yung sa journalism? Ano po yung mga principle of journalism na dapat pong dala-dala, hindi lang po ng mga mainstream media practitioners or journalists, but also the vloggers. Kaya nga sabi ko, hindi lang dapat to accreditation. Ang opinion ko, if my two cents will be asked, hindi lang po dapat ito ay accreditation lang ng mga vloggers, but likewise, there should be a training. They should have a journalism background. Kasi po delikado kapag wala po silang journalism background. What are the principles of journalism na dapat? There are 5 principles of journalism na kailangan po nilang dapat rin malaman. So hindi dapat po lahat ng vloggers ay ma-accredited. Kasi paano kung hindi po sila marunong ng journalism, no? Or wala silang background, dapat po hindi po sila ma-accredit. Kasi delikado po yun. Delikado po yun. Imagine, hindi lang po ito paglathala o pag-publish ng mga articles or pagsasalita sa harapan ng camera ang importante. Ang importante po ay aware sila kung ano po yung tinatawag na facts and yung mga statements po, kung ito ay like there are opinions or accusations, ano yung mga statements na that can be libelous or pwede kang ma-demanda ng libel. Dapat po alam yun. Delikado po yun. What are the facts and fictions, no? So,
Ngayon, papakita ko po sa inyo yung mga definitions of these terms. Sandali lang po. Okay, magpapasada po tayo dito. On your screen, nakikita nyo po either sa cellphone nyo or sa computer or desktop or laptop nyo. Makikita nyo po dito, magde-define tayo ng mga very important terms like journalism, no? So, what does journalism means, no? Kung nakikita nyo po at nababasa nyo, journalism means it is the work of collecting, writing, and publishing news stories and articles in newspapers and magazines or broadcasting them on the radio and television. Okay, so usually, ang journalism po ay napapractice ng mga nasa mainstream media, no? Hindi po kasama dito, actually, yung mga tinatawag na vloggers or bloggers. Mamaya po, mapapakita ko po sa inyo ang pagkakaiba, no? So usually, ito po, ayan, journalism ay yung mga nasa publishing like newspapers, gumagawa ng mga articles sa newspapers, magazines, at nagbo-broadcast sa mga TV or radio. Yan po yung mga tinatawag na journalist, no? So, mga tinatawag na anchorman, mga ganyan. So, that is journalism, no? The work collecting, writing, and publishing news stories and articles in newspapers, magazines, broadcasting them on radio and television. Okay. Ano naman po yung tinatawag na principles of journalism? May lima po yan. Na dapat po, ito yung sinasabi kong dapat po, alam po to rin ng hindi lang ng mga mainstream media, of course, alam nila yon, but also ng mga vloggers, no? Or bloggers, okay? So, now, the principles of journalism are number one, truth and accuracy. Journalists cannot always guarantee truth, but can getting the facts right in the cardinal principle of journalism. Kailangan po, truth and accuracy, may katotohanan at accurate po yung binabanggit nila o sinasabi nila. Dapat it is facts. Tama, totoo, at accurate, no? Number two, it's independence. Kailangan hindi po sila mayroong kumukontrol sa kanila, no? Independent. Ayun po yung sinasabi. Also the next principle is fairness and impartiality. So ibig sabihin dapat yung sinusunod na ay fair sa lahat at hindi po may pinapanigan or impartial. Na also principle, the next principle is humanity. It should be in the most humane form or words, at may dapat po may accountability. O, yan po yung sinasabi ko. Accountability, hindi ba sa sulat ka lang ng sulat or banggit ka lang ng banggit, salita ka lang ng salita, tapos hindi mo iniisip yung kapakanan ng ibang tao. Those are the principles of journalism. Dapat alam po yan. Truth and accuracy, independence, fairness and impartiality, humanity and accountability. Okay, mapunta naman po tayo sa vlogging. Ano naman po ang vlogging, no? Pag sinabing vlogging, ito po is this is the activity or practice of posting short videos to or maintaining a vlog. Katulad po ng ginagawa ko, I am doing vlogs, no? I am vlogging. Basta nire-record po ito by the means of a video recording, gaya po na cellphones or camera, ito po, at gumagawa ng videos, ito po ay tawag ay vlogging. Ano naman po yung vlogging? So, kung meron tinatawag na vlogging, meron po, ang gumagawa po niyan ay vloggers katulad ko. At ano naman po yung vlogging? Ang vlogging naman po refers to writing, photography, and other media that self-publish online. Ito po ay gumagamit ng online platform or social media at nagsusulat po. Gaya po ako, nagsusulat po ako sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, at kung ano-ano pa na social media na ang gamit, ang platform na yon ay nasa online. So, yun po ang pagkakaiba ng vlogging at sa journalism. Usually, journalism sa TV naman at saka sa radio, no? So, yan po ang mga definition of terms natin, no? Now, ano naman po yung tinatawag na libel?
So what does libel means? Yan. Libel muna, ewan kung nababasa nyo. But a libel, ayan, is actually a published false statement that is damaging to a person's reputation or a written defamation. So, ano po ang libel? Yan po yung mga mali, mga inaccurate, mga disinformation, mga false information na pwedeng makasira ng reputasyon ng isang tao at or mga sulat na nakakapanira, no? A written defamation, mapanirang puri. Yan. Yan po ang dapat iniiwasan na gawin ng mga, alam po kasi ng mga mainstream yan eh, no? Pero ginagawa pa rin nila sa totoo lang. Nawawala na nga yung real essence of journalism sa mga mainstream. Kaya nga si Pangulong BBM ay nire-recognize ang mga vloggers dahil kasi mas parang tila mas nakakaalam pa ng mga katotohanan ang mga vloggers ngayon kaysa sa mainstream media. Hindi po sa paninira, ako po ay isang journalist rin, pero yun po yung katotohanan nangyayari sa ngayon, no? So, anyway, in both vlogging or in journalism, dapat po iwasan po ang libel. Now, what is there a law against libel? Or what's ang mga libelous articles or libelous statements? Yes, under the Article 353 of the Revised Penal Code, libel refers to a public and malicious imputation of vice or defect. It is a crime, real or imaginary, that can cause the contempt, discredit or dishonor a person. Kapag ang mga salita or statement na ay nakakapanirang puri na at sinisira mo reputasyon ng isang tao, that is already libelous and that is a criminal act under Article 353 of the Revised Penal Code of the Republic of the Philippines. Pwede ka na pong makasuhan ng libel niyan, no? Now, pakita ko na rin siguro what is the punishment for libel in the Philippines? Ayan. If a defamatory statement is considered grave oral defamation, the maximum penalty provided under the revised penal code is imposed. The penalty imposed by Article 358 is arresto mayor in its maximum period to prison correctional in its minimum period. So may karapatan po yan, pagkakakulong. Yan po yung sinasabi dyan. Now, depende po yan sa severity ng libel, kung ilang years po siya makukulong at kung magkano po yung danyos na pagbabayarin po sa kanya. Okay? So, yan po yung mga terminologies para alam nyo po, no? Okay. Yan po. I hope may natutunan po kayo dun. Dinefine po natin kung anong journalism, ang mga journalists, no? Ang mga vloggers. So, yung kumukuha, katulad yan, ako ay nagbablog ngayon, ito po ay vlogging, no? Ano naman po ang vlogging or vloggers? Ang pagkakaiba po, ang vlogging, itong ginagawa ko is vlogging. So, this is the way you spell it as V-L-V-L-O-G, that's a G-I-N-G, vlogging. Vlogging, no? Letter V. At vlogging naman, yung pagsusulat online is B, as in boy, B-L-O-G-G-I-N-G. Or ang tawag sa mga nagsusulat rin online, gaya ko rin, is bloggers. B-L-O-G-G-E-R-S. Bloggers, no? So, you could be a blogger and at the same time, a vlogger like me. Vlogging and blogging. Or you can be a journalist also. You know po yung sa mainstream media, sa broadcasting on TV or radio na dati ko rin pong ginagawa sa at our newspaper just like me sa Malaya noon. So that's the reason why I am also a journalist and I took up journalism way back when I was in college, starting third year, fourth year.
member ano po ako, journalist po ako ng school organ. I was the associate editor. And hanggang sa nag-continue, may mga seminars akong na-attendan about journalism hanggang sa napunta ako sa Malaya. Only for a short stint kasi naging medrep na ako. So, ang sinasabi po natin ngayon, kailangan po ba, tama yung announcement niya, no? Tama po ba na dapat may accreditation para sa office? At kinoconsider kasi, as I've said, ni President-elect Bongbong Marcos, ang mga vlogger ngayon, hindi lang yung mga mainstream. Dati po kasi mainstream media lang, mainstream media practitioners or journalists lang ang may karapatang mag-cover ng mga political or events sa gobyerno, no? Ngayon po, kinukonsider niya, pati mga vloggers, dahil napakalaki ng contribution namin mga vloggers. Ako rin po, kahit hindi po ako sikat, katulad nila Thinking Pinoy, nila Maharlika, nila Sangkay Janjan, sila Coach Jarrett, mga idol ko yan, at si also si Ka-Coffee, yan, no? Ay, kahit hindi po kasing dami pa ng mga subscribers na, I have contributions of my own because I also do vlogs in all, and I publish it and share it to all Marcos Duterte pages that's available out there. I shared what I write also as a vlogger, and sa, and also my vlog, mga vlogs ko po sa YouTube channel ko na Cha and My Narratives, no? And again, by the way, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, na ngayon pa nakapanood sa akin, I do hope na nagugustuhan nyo yung mga vlogs, video ko ngayon, content ko, para at may natutunan kayo. If you do, please like it, and please do subscribe, kasi yan lang po rin na maitutulong nyo sa amin. Wala namang pong bayad yan, isang beses lang yan. Para nanonotify rin po kayo ng mga upcoming videos po natin. Well, anyway, going back do sa announcement ni PCEO Chief Trixie Angeles sa accreditation, I also hope na I'm finding the connection to Ma'am Trixie. Sana gusto ko rin makapag-apply because I believe I am qualified to be accredited because I have journalism background, no? Yun nga lang, kung ang hinahanap nila ay mga kilalang vloggers, eh hindi pa po ako kilalang vlogger, no? So sana po, kung meron na direct dyan kay sa office ni PCEO Chief Trixie Angeles, sana po ay matulungan nyo ako, no? So, real talk lang po, mingi rin po ako ng tulong kung may connection kayo. So, mapanood nyo po ito. Because I want to really contribute sa administration ng ating mahal na Pangulo, si President Bibian, na aking sinuportahan rin po ever since 2016. So I hope may natutunan rin po kayo na ano sa diniscuss ko ngayon. As I've said, sang-ayon po ba ako na maging may accreditation? Yes. Pero ang gusto ko sana ay magkaroon ng screening. Dapat po ang mga vloggers at dapat kasi sila ay may knowledge sa journalism. Hindi yung basta-basta nagva-vlog lang, ikukobil lang. Eh paano kung may mga karapat dapat na pananalita po kasi o mga words na ginagamit sa pagsusulat, sa at sa pagva-vlog. Hindi po yung barubal, yung napapanood natin, barubala, no? Hindi po dapat ganun. Dapat po maayos ang mga pananalita. May mga tinatawag kami sa mga wikang Ingles na power words na tinatawag. Positive words, hindi po negative. At hindi rin po sumasangayon sa mainstream media na gumagamit sila ng mga negative words to describe a person or a certain politician. Katulad na yung salitang, natotoo lang, hindi ko gusto sa mga mainstream media, yung paggamit nila paulit-ulit. Alam niyo naman, mainstream media, halos lahat yan ay anti-Marcos, no? Ever since 1986. Gumagamit sila sa mga salitang diktador, President Ferdinand Marcos Sr. Hindi po magandang gamitin yun. Dahil unang-una,
marami silang mga hindi pa napatunayang ano, diktador, ill-gotten wealth, pagnanakaw. Hindi po dapat ginagamit yon sa, in the real parlance of journalism, hindi po ako sang-ayon doon. Ako, if I would describe the late President Marcos Sr., I would describe him as the strong man. The strong man, President Marcos Sr., Ferdinand Marcos Sr. And ayun, at dapat po maingat. Hindi lang po accreditation, dapat po may background sa journalism. Yun po yung sinasabi ko, may screening dapat. So, and I hope meron po kayo natutunan sa mga diniscuss natin sa salitang journalism. What is journalism? What is the five principles of journalism? What's the difference between a vlogger or the definition of a vlogger? What is vlogging? What are bloggers or blogging? And what is journalism? Ano po yung difference ng tatlong yan? At ano po ang dapat meron yung elemento ang lahat ng yan, no? Na pinapractice. And I've said they should be knowledgeable in journalism, in the real essence, in the sense of the word, on what and the principle of five principles of journalism po na diniscuss natin. So I hope na natutunan po kayo rito sa content po ito, medyo napahaba ho. But as I've said, I do hope na, I believe by the way, na magiging maganda po ang takbo ng darating na bago nyo administration na ating bansa. That is the administration of President-elect Bongbong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., or as we all know him as BPM. Okay? Again, ito po uli si Richard Solomon nagsasabing, please do subscribe nga po pala, no? As I always say, peace, God bless, and love one another, and more so your families. Goodbye for now. Thank you very much. Please like the videos. Please subscribe. Okay? Bye-bye. Good night.